Dito sa pagkakataong ito, ituturo ko sa inyo kung paano malaman kung straight ang neck ng gitara mo. So, ang kailangan mo lang gawin is pumindot dito sa 1st fret, pumindot sa 12th fret. Kaya lang, para hindi ka na mahirapan kung wala ka ng kapo, kung wala kang kapo, pindutin mo na lang. So, yan, makikita mo, no? Nakaipit na yung 1st fret natin. Pumindot tayo sa 12th fret, dito tayo muna sa 6th string. Ayan, 12th fret. Makikita mo, angat yung string doon sa kalagitnaan, sa 5, sa 5th fret. Makikita mo, nakalutang tayo. So, ibig sabihin, ang neck mo ay nakabaloktot. Nakataas dito, nakababa to, nakataas to. Ang neck mo ay paganon. Paalon siya, paganon siya. So ngayon, ang gagawin mo, hihigpitan mo yung trussrod. Paano maghigpit ng trussrod? Pag maghigpit ka ng trussrod, clockwise kapag nagpahigpit. Pag paluwag, counterclockwise. So ngayon, titingnan mo ah. Ito, makikita mo yung difference. Nakita mo dun sa pindot natin. Ayan. Makita mo sa panglimang fret. Ayan, makikita mo lutang, di ba? Masyadong malaki yung lutang. So ngayon, ang gagawin mo, higpitan mo yung trussrod clockwise. Hindi mo kinakailangan luwagan ng string. Kailangan nakatono talaga. So ayan, higpitan natin. Tanggalin ko na lang muna ito para hindi stop ko. Ayan. Mga dalawang comfort na iikot. Ayan. So ngayon, tingnan natin ngayon kung ano na ang kanyang result. Ayan, pindot tayo sa 12 fret. Ayan. So, ayan, makikita po natin, may space pa din. So, ibig sabihin, kinakailangan pa nating higpitan. So, hindi naman kinakailangan na talagang dumikit. Kinakailangan lang palitin yung space na yon. Kasi, yun ang tinatawag na relief. Yung relief na yan, yan yung para sa vibration na string. Ito pala, no, kaya pala nakaganon ng neck niya, maaaring mali yung pag-adjust ng unang nag-adjust nito. Counterclockwise ang in-adjust niya. Kasi kung mapapansin mo, ayan, biglang lumawag, oh, kasi dual action to eh. Humihigpit to pasikip, humihigpit din to paluwag. So ngayon, ayan, biglang luwag. Oh. Ibig sabihin, counterclockwise ang ginawa niya. Ngayon, kita natin. Luwag. Ayan, ito na. Mihigpit na tayo. Hop, tingnan natin. Ayan. Ayan, makikita nyo lumit na yung allowance. Ayan. Ayan, kung tutusin ito, pwede na to. Ayan, makita mo lutang ng konti, pero pag binaba mo, sasayad na. Ngayon, kapag ginigpitan mo pa ng husto yan, sobrang straight na yan. Pag ginigpitan mo, pipilit ko sa 12 fret. Pag ginigpitan mo, sobrang straight na yan, eh, no? Dikit na halos, oh. Dapat konting-konti lang yung space. Ito halos pwede na rin naman. Pero ang gawin mo, itest mo siya. Kailangan hindi siya magbabas. Yan, gawin natin. Testing natin. Kailangan hindi magbabas doon sa 1, 2, 3. So, hindi siya nagbabas, no? Pwede pa tayong magigpit. Kasi kapag yan, hindi na pwede. Magbabas na yan kapag tatapos magigpit. Ayan. So, pindot. Fret. Ayan, makita mo dikit na yung string doon sa pip. So, ngayon. Wala pa rin siyang bass. Pero yon feeling mo, mababa na. Hindi katulad nung una, ang taas ng feeling. So ngayon, dun malalaman mo na yung pag-adjust mo sa trussrod ay tama na. So yun lang yung simpleng paraan, no? Pindot, ayan, makikita mo sa panglima, ayan, may konting space siya. Kasi kapag sinagad natin, sinagad niya, papakita ko sa inyo magkakaroon ng bass yan. Sinagad na natin ang husto, ha? Wala pa. Yeah, no.
ng bus. Ngayon, luwagan natin para mawala. Balik natin doon sa dati. Yan, wala na. Oh. So, yun ang simbolo. Kapag nagigpit ka ng truss rod at nagbas ka na sa 1, 2, 3, 4, may kita mo habang nagluluwag ka, umaatas ng umaatas yung bus. Ngari, may bus ka dito sa 4, mapupunta sa 3, mapupunta sa 2, mapupunta sa 1, mapupunta sa 9, mapupunta sa 1, hanggang sa wala na. So, yun na yung tama. Kasi makikita mo, wala na. So, ibig sabihin, tama na yung pag-adjust natin. Yun, ganun lang ang tanging paraan para mag-adjust ng truss rod. Hindi mo kinakailangan ng mga magagandang gamit o mamahaling gamit na bibili mo pa sa Amerika. Sana ay may natutunan kayo sa video na to. Salamat.